guys. Ito yung ginagamit ko sa pagbablog. Bali, ano siya, selfie stick to guys. Yan. Selfie stick na inilagay ko lang sa isang ano, tasa. Ayan. Sa tasa na nilagyan ko ng tela. Ayan yung tela. So pag nagkukukong demo ako, ayan yung ginagamit ko. Dito ko iniipit yung ayan, iipit ko dyan yung cellphone ko. And then igaganyan ko siya doon sa tapat ng kawali or kalan na pinagluluto ako para ma-video ko yung niluluto ko. Kasi wala namang maghahawak ng aking camera. So yan yung mga para-paraan na ginagawa ko para matapos ko yung aking mga vlog. Yan. Hi guys! Welcome to ulit sa aking channel. So this is Lynn Malapay po, Simplify Happiness. Na walang arte, less stress. So today, itong video na ito ay aking pasasalamat po dahil po ako ay naka 500 subscriber na po. So thank you po sa inyong lahat at na-reach ko po yung aking 500 subscriber po. So itong video na ito ay isang pasasalamat po, compilation po ng aking mga naging nagawa na video. So I hope natapusin nyo itong video na ito. Konting kwentuhan lamang po ito kung paano po ba ako nagsimula sa paggagawa po ng mga vlog. So ito po ay isang konting chika-chikahan lamang po. So I hope natapusin nyo po itong video na ito, lalong-lalo na po doon sa mga small YouTubers na nagsisimula na kagaya ko po before huminto po ako. So yun, malalaman nyo po yung kwento na yun sa video na ito. So I hope natapusin nyo po ang video na ito. Don't forget po to like, subscribe, and share this video. And don't forget po to click the red button for the notification of my upcoming video. So I hope na maka-inspired po sa inyo ang video na ito. So thank you po. God bless po sa ating lahat. So tara na po. Umpisahan na po natin. Guys, bali nagumpisa ako sa paggagawa ng vlog, paggagawa po ng video 2018 August po 'yon. So 'yun po yung kauna-unahan ko na paggawa po ng video. Tungkol po ito sa envelope system na aking ginagawa po. So 'yun yung una kong video na ginawa. So 'yun hanggang sa nasundan-sundan po. But unfortunately po hindi ko po itinuloy 'yon dahil sa hindi ko gusto or ano. Basta tumigil na lang po ako kasi nga nagpalit po ako ng cellphone. So hindi ko na siya na ano na tuloy-tuloy na gumawa ng video. Nung nag-stop po ako, bali 24 subscriber lang ang meron ako. So hindi ko alam na dapat pala pagka ganun, para dumami subscriber mo, you have to work for it, pagtrabahuhan mo, pagpuyatan mo, and then kailangan makinig ka rin ng mga video, mga sa YouTube ng mga for beginners na YouTuber. So basta wala lang, nag-upload lang ako na ganun, tapos hindi ko nasundan. So one time meron po sa akin na nag-ask na i-subscribe ko yung channel niya. So sabi ko, parang kinamusta ko uli yung ano, yung channel ko, binuksan ko, meron ako ng isang ginawa na video na almost 1,000 ang nanood ng video na iyon. Yun yung tungkol about sa SSS, self-employed. So yung tungkol dun sa husband ko na nag-self-employed. So may nag-message doon na ano, parang naikwento ko na rin naman to doon sa ibang video ko na ginawa. May nag-message doon na isa siyang tindera ng, sa harap ng bahay niya, nagtitinda siya ng merienda, nagtitinda siya ng sagot kulaman. So nag-message siya sa akin. So super late ko na siya na-reply. Hindi ko na siya na-reply. So parang ni-reply ko na siya. Kumbaga, nagte-thank you siya dahil nga napanood niya yung video na yon. Naka-inspired yung video na yon na ginawa ko. So nabuhay na naman uli yung loob ko na gumawa uli ng mga video. So sa paggawa naman ng video kasi, ako sa sarili kong opinion, kasi lalo na doon sa mga small YouTubers, kung ikaw ay pinanghihinaan na ng loob, kumbaga nawawalan ka na ng focus sa paggawa ng mga video, kumbaga kasi maraming mga negative sa paligid mo na kumbaga madedistract ka sa paggawa ng mga video mo kasi nga
kumbaga, imbis na i-push ka, pa ganun, so parang mga nega pa yung sinasabi, so huwag mo na napakinggan yun. So kung ano yung nasa puso mo, yung desire ng puso mo, kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun yung gawin mo. Kasi ako, naniniwala ako na yung paggawa ng video, paggawa ng vlog, kumbaga, ano yung talent, kumbaga nanggagaling na, kumbaga talent yan. Kasi hindi naman lahat may kakayanan na gumawa ng vlog. Hindi naman lahat may kakayanan na magsalita sa harap ng camera, kagaya nito. Kumbaga iyan, isang talento na ibinigay sa iyo ni Lord, na pinagkakalob sa iyo ni Lord. So, dapat iyan ipagyamanin mo. So, nung bumalik ako, 24 yung subscriber ko. So, umpisa na naman akong gumawa ng video. Alam mo ba, yung 24 subscriber na yun ay naging 22, 21, hanggang nag-18 pa yata, nag-16. So, iyon, parang naano na naman ako, na hihinaan na naman ako ng loob. So, sabi ko, ikaw na Lord ang bahala kung ano talaga yung, ano, alam mo naman yung desire ng puso ko, alam mo naman yung gusto kong gawin, kung ano yung will mo, siyang maganap. Kasi kung pakikinggan mo lahat yung mga negative sa paligid mo, parang hindi ka na magpo-push through. Although naman na kahit kumbaga 500 subscriber ka pa, marami ka pa talagang kumbaga marami ka pang kailangan pagtrabahuhan, gawin para ma-reach mo nga yung requirement ni YT. So ako, hindi ko alam kung hanggang saan ako dadalhin nung ano na yon, kung marireach ko ba yon or hindi. Basta sa akin, naiiyaano ko yung talent ko sa paggawa ng mga vlog na I hope na nakaka-inspired dun sa iba. Kasi dun sa mga message naman nila, nai-inspired sila dun sa ginagawa kong video. So, kung ikaw ay small, kung kagaya ko na ikaw ay small YouTubers na medyo pinangihinaan ng loob, kung ako sa'yo, ituloy-tuloy mo yan. Huwag kang hihinto na kagaya ko. Kasi once na hinuminto ka, baka tamarin ka na, hindi ka na bumalik. So, masasayang ang panahon. Kasi ako, yung mga ibang kasabayan ko, noon 2018, may mga harang na yung kanilang mga videos. So, basta pray lang tayo, kung ano yung will ni Lord, kung ano yung, ano, alam niya naman yung desire na nasa puso natin. Ako naniniwala ako na talent ito, yung kumbaga gift itong paggawa ng vlog, paggawa ng video, kasi hindi lahat ng tao may kakayanan na magsalita sa harap ng camera. So parang yan nga, pilingerang journalist yan. So i-push nyo lang yan. So I hope na ma-enjoy nyo ito, na kung saan man ako makarating, kung ano man, kasi hindi ako masyadong marunong sa mga gadget. Actually, I have one wish na gusto ko talagang matupad. Gusto ko makapag-LS ako, live stream. Gusto ko makapag-LS kasi yung ibang natin ang kong LS, sabi nga nila, wow, sis, ang laki ng subscriber mo. Bakit ko kasi yung LS? Una, wala akong laptop. Hindi ako marunong ko alam kung paano gagawin yung LS na yun. Kaya, ang ginagawa ko is, kumbaga, sipag na lang sa pangisda. Yun nga yung sinasabi nilang ganun. So, hindi ko alam kung hanggang saan ako dadali ni Lord. Kung ano yung will niya sa akin, kung ano yung desire niya, kung ano yung, alam niya yung desire ng puso ko, kung ano yung ibibigay niya sa akin. Tatanggapin ko. Basta ako, pagsisikapan ko, gagawin ko kung ano yung, kumbaga yung sa akin, yung part ko gagawin ko. So I hope na maka-inspire itong ginawa kong mga video clip. Actually, 57 videos na po yung nagawa ko sa loob ng 1 year na yon. So kung di siguro ako nag-stop, baka mas marami pa doon. So thank you po and God bless po sa ating lahat. So, panoorin niyo po yung mga compilation na ginawa ko. So, small YouTubers, huwag ka pang mawala ng pag-asa. Alam ko one day, makakapag-focus din ako. So, thank you and God bless po sa ating lahat.
guys, welcome po sa aking channel. So this is Lynn Malakay po, Simplify Happiness, simpleng buhay, buhay na walang arte, less stress.